si request po na sa Lasing Trails. For today, ang aton nga kuan nga magkwanta mag-lecture ta regarding sa fire safety para sa school nyo and para sa kuan akong bot. Okay, so without further ado no, start ta. Yes po, mga kainapan. So, Bureau of Fire Protection, ang mission naman is to commit to prevent and suppress destructive fires, investigate its causes, and enforce the fire code and other related laws, respond to man-made and natural disasters and other emergencies. Ang mission naman is to a modern fire service fully capable of ensuring a fire-safe nation by 2034. So understanding ang kwan, i-understand ang tinatawag na fire. So, yara ito na dua klase ng fire. So, the first is kinatawag natin yung tame. Next is ang tinatawag na destructive. So, i-differentiate natin ang tame to destructive. Always bear in mind lang ang tame ng fire is ginagamit natin na for productivity. Makontrol natin siya. Isa niya ka function is for cooking, light, nakuhaan natin siya sa heat. While ang extra fire is a fire po niya, hindi na makontrol. So, hindi na siya makontrol, makatimba siya sa properties and makatuwa siya sa sometimes in life, makapatay siya. Kasi mag-bound out ba? Okay. May backed up ta. So, ang fire is actually is a chemical reaction. So, chemical reaction na siya nga, nag-generate same combustion, light, heat, gases, and soot. So, before ito makakuan, makahimo sa yung tawag nga fire. Sobrang takot slide. So, before ta makahimo sa yung tawag na fire, before ta makahimo sa yung fire, kinanlan natin sing kwan, tatlo ka element nga ginatawag. So, ning element kani is ang una is kinatawag natin nga heat. Ang next is ang fuel. Ang third is ang oxygen. So, tawag natin sini is fire nga fire tetrahydron. So, tatlo ni siya kapan element nga if missing yung isa, hindi na makahimo sing kalayo. So, aning tatlo nga ni diba tatlo sila? If hindi present ang kwan, ang bisan isa, hindi siya magka-chemical reaction. So, una is, ginatawag natin nga fuel. So, ano bang mga sources of fuel ta? Example? Gasoline. Oh, very good. Si ma'am, si Jelly Grace. Sino pa ito nagsabat? Jelly? Siya pa to? Yes, sir. Okay, very good. Gasoline. Ano pa? Kerosene. Oh, kerosene, butane. Very good. Ano pa ba? Flammable. Oh, flammable nga. Anong fuel? Hindi man necessary nga flammable. Fuel lang. Tama itong inambal nyo. Ang inatawag, ang hatag nyo example is liquid fuels na siya. So, may harap pa tayo ibang niya klaseng fuel. Ano pa ito? Crude. Diesel, crude, o, mga liquid ya po na siya. Hatag mo siyang iba niya klaseng fuel na hindi liquid. Uling. Uling, very good. Ano pa? Wood po, sir. And wood, very good, wood. So, mga light materials, papel, plastic, wood. Consider na siya mga fuel, hindi necessary pag inahambal sa mga fuel. Good, good. Hindi siya necessary nga kanang petrochemical ng products ng fuel. Hindi siya necessary nga muna. Fuel is anything nga pwede kuhaan
isang source of energy sing kalayo. Pwede na siya clothing, polymers, mga plastic. Ano pa ba? Mga yata, sir. Pwede man. Ana. Mga dust. Oh, pwede. So, ara, ang ginahambal yung example niya na is what we call fuel. So, everywhere sa palibot ta, may ara kita sing ginatawag na sources of fuel for fire. Okay, ara lang gina siya sa environment ta eh. Ang second nga, kwan, nga element ta is heat. So, sa heat, ano mga examples yung heat? Kain nyo daw ko. Fire. Oh, fire open flame. Electricity, very good. Electricity, ano pa? Sources of heat. Oh, pwede, sunlight. Very good, si Kwan, Kayla. Sun. Oh, sun. Oh, very good, sun. Sunlight, ano pa? Electricity. Friction, sir. And flame, ano pa? Friction, sir. Oh, very good, Clarence. Friction. Ano bang friction? Pag pag-itching, duwa ka, surface sa each other, makaproduce siya sing heat. Okay, ano pa? Propane, sir. Ang propane? Sources of fuel na propane. So, ang heat is, itong mga gihatag ng mga example. Okay? So, ang third nga element is oxygen. So, oxygen, hindi na magkita ang oxygen. Atmosphere. Very good. Atmosphere. Ang ilan lang sing kalayo para makahimot na sing kalayo is only 3% sa oxygen sa atmosphere. Pero kabalo ba ka mga present nga, kwan? Ang present nga oxygen sa aton atmosphere is 21%. So, very sufficient ang aton nga oxygen nga ara sa aton atmosphere, very sufficient sa para maghatag sing chemical reaction. Pwede siya makahimo sing kalayo. So, very important ning ambalan yun yung kwan, yung tatlo nga ni, kay depende sa kwan, sa klase sing kalayo para ma-extinguish naton siya, kay hindi parehas tanan nga kalayo. So, pakita ko sa inyo ang kwan. Okay. So, classification sing aton nga kalayo, may arata sing lima ka klase. So, class A, class B, class C, class D, class K. So, class A nga fire is involves niya sa ordinary combustible materials. Ano na siya? Aging sample yun ni Gina. Plastic, paper, wood. Oh, plastic, wood, paper. Ang class B is... Balik na siya. Ano itong class A? Okay. So, sa class A, ano bang kwan? Ano ba sa diba class A, mga ordinary siya, no? Mga pan, mga flammable materials. So, sa class B, is involved liquid, combustible, and gases nga combustible and flammable materials. So, example niyo po din kayo, ano ganito? Kerosene, no? Kerosene. Ano pa? Apil na gases, LPG, butane. So, class B na siya. Class C is electric fire. O, sa tawag na electric fire, yun sa halin. Sa? Electricity. Of course, yung iyang heat is from electricity. Okay. Ang class D involves combustible metals, hazardous, powered combustible materials, heavy metals, isa. So, ano mga examples yun eh? Meron, sing nabalo. Taiwan. Ano na? Sun.
San? Yes, po, Sir Dan po. Sir Dan, what? Maka ni siya eh, metals ni siya, metals. Electricity, sir, metals mo siguro na. Hindi, ano siya, class B na ton. Ang kung electricity is class C na siya nga, buwan. Nga, class C ton, basta electricity class C. Class D nga fire is, ang kuwan na siya, heavy metals, example siya na is, firework, mga potassium chloride. Pwede na. So heavy metals ang kwan, class D. So ito na extinguishing agents ng kwan, every class ta. Ang next naton is, class K is kitchen fire ni siya. Kitchen fire. Kitchen fire man, grease. Tapos, requires extinguishing agent, kaya kinala niya sa saponification. Okay. So, balik na sa aton nga, saponification. So, nagmangkot ko. Tanan ba nga classification sing kalayo? Same lang ba ang extinguishing? Ah, extinguishing niya? Okay, sige. Sa class A, anong ginagamit na nga extinguishing, buwan? Extinguishing agent na? Katagam mo example, class A. Water. So, ang water, gamitan na siya sing water, ano bang sa tatlo ka element, ano bang itanggal natong sa ila? Po, sir? Kung sa, kung di ba may kalayo, kinanlan man sing tatlo ka element. Ano ka na yung tatlo ka element? Heat, oxygen, gag. Well, so kung habuyan mo ang class A nga kalayo, habuyan mo si tubig, anong itanggal mo? Heat. Okay, very good. Si, sino ito nang ambal sing heat? Jenny Joy ba ito? Jenny Grace. Ah, Jenny Grace, gali. Mali ang pagkabasa ko. So ang itanggal natin is si heat. So tawag natin sa extinguishing techniques na is cooling. Tanggal na ito ng heat sa element niya, so mawala na ang kalayo. Cooling tawag natin siya na. So sa class A, ano pang pwede gamiton? Fire extinguisher. Fire extinguisher, very good. So sa fire extinguisher, anong gitanggal na sa tatlo ka element? Oxygen. Oxygen. Very good, oxygen. Gitanggal mo ang oxygen sa kalayong tawag natin siya na is smothering. Okay, ano pa ba? Ano pang pwede? Apa? Itanggal na ang pan eh. Itanggal na ang sa tubig. Itanggal na ng heat. Fire extinguisher. Itanggal na ang oxygen. So, anong sunod? Mud. Smothering. So, may isa pa taka extinguishing technique sa class A, pwede natin nga tanggalon ng iyang fuel. Utlo tayo, hindi tayo na siya tagaan sing si starving. So, ano starving? Itanggalan tayo siya sing fuel. I-starve tayo siya. Wala siya sing sunugon, kaya wala naman siya sing fuel, di ba? Pwede mo na, kunyari, nasunog ang isa kapan. Nasunog niya isa ka bangko, nga plastic. May mga tapad siya nga bangko, nga pwede po masunog. Tanggal lang ito, pwede niya nga masunog. So, maubos na lang itong isa nga nasunog, ang iba, wala nasunog, i-starve na siya, ubos na siya, mapatay na siya. Diba? So, amo na ang mga techniques na ito nga, amo nang pwede na ito nga, imuon sa
class A nga kalayo. So sa class B, pwede ba nato na yung muntanan? Ano ganun sa class B, sir, man? Class B ay, is jet fuel. Sa ano, sir, sa tubig. Pwede na itong gamitin. Tubig? Hindi siya pwede po na siya ang tubig, sir. Naku ang tubig. Wala tubig sa kalayo. Pwede magkusog ang kalayo. Di ba? Pwede ito na ba siya ang tubig, pero expect na ka mo nga magkusog ang kalayo niya. Dapat sabihan lupa, sir, or baras? Oo, pwede. Lupa, baras. Ano na siya? Starving ako na. Tag, fire extinguisher. Ay, pwede niya nagamiton sa water, hindi niya pwede gamiton sa class B. Okay. Ang class C, anong pwede gamiton nato ang class C? Pwede ba nato nagamiton tubig? Bawal, sir. Magkakukun mo rin. Gusto niyo ang kurente, pwede. Kung gusto niyo ang kurente, pwede niyo ang gamiton ng tubig. Nakurug-urug din ko mo after. So, never mo magamit na si water sa... Sir, ang mo i-unplug. Oh, kung na-unplug mo na siya, hindi na siya sang type C eh. Wala naman kasi kurente. Diba? So, i-unplug mo siya, hindi na siya type C. May mo na siya type A. So, kung ara pa siya sa angkwan, ara pa ang electric current nga connected pa siya sa kurente, type C pa siya. So, never nyo buyansing tubig ang type C nga fire. So, anong pwede na is fire extinguisher, pwede. Tayo, fire extinguisher kung natanggal nyo ang electricity niya nga source, electric source niya, pwede nyo na siya gamitan tubig. Okay? Sa class D, ano ginagamit na sa class D? Sa class D, hindi nyo po na pwede gamitan si tubig. Kaya ibisan, basun nyo na siya magkalayo nga po ng mga heavy metals. Okay? Chemical reaction nga po na siyang matabudera. Fire extinguisher nga po. Fire extinguisher. Fire extinguisher, pwede na siya. So, kitchen fire. So, may ara na sing oils and grease na dara sa kitchen fire. Okay, sige, maaari, mapot ko sa inyo. Kunyari, nagaluto ka mo, nagaprito ka mo. Kalit lang nagkalayong i-prito nyo sa kalaha, anong guwato ninyo? Sir, tukluban, sir. Tukluban siya, sir. Okay, very good. Tukluban lang. Iyok mong plangka, sir. Iyok mong plangka? Hindi mo naman palong ang siling kung iyok mong plangka. Hindi mo naman palong ang siling. Para mapatay ang kalayong. Oh, pwede. Tukluban ang tela nga basa, sir. Okay, kung pwede man, takloban nyo na lang sing takob sa yung kalaha. Anong ban, anong gihimot na pag taklob da, anong itanggal ta? Oxygen. Very good. Oxygen ang itanggal ta pag taklob da. Ah, man, present pa man ang heat kang fuel dala. Takloban ta lang man, anong itanggal ta, oxygen. Okay. So, get sa ning tatlo ka, ay, ning kwan, ning classification sa yung kalayo ta. Yes, sir. Never give ka mo basta may arasing oil or grease or liquid nga petroleum nga products nga kalayo. Never give na siya sing habuyan sing water, okay? Ay, imbis nga ma-extinguish siya, mas magkalat na siya ang kwan ng kalayo. Kaya ang oil ka, ang water, wala na siya nag-mix. So, kung hindi siya mag-mix, both siya napabalo, separate po na sila dua. Pwede siya masunog nga, nagalutaw lang siya sa tubig. Okay, next slide. Tapos na ba rin. Okay. How about fire extinguisher? So, ng fire extinguisher, hindi lang ni siya isa klase. Yara kasi yung pinaka-klase nga fire extinguisher. So, ang pinaka-common nga magkita ninyo is yung
Dry powder. Powder. Dry powder. Ang mga pinaka-common ninyo nga makita sa mga building. Color red ang iaunod sina. Dry powder or dry chemical. So, ang iyang coverage sina is, makita ba dala sa slide nyo, pwede siya sa type A, type B, at type C. Makita ninyo? Yes, po. Yes, po. Okay. So, type B, C ang iyang nga, pwede niya ma-extinguish. So, ang kani, very common na siya. Kwan, anong color sini usually? Red. Red ang kulay sini. Sige lang. Pagkuha ko fire extinguisher, dali lang. Sing type dry chemical nga kwan nga fire extinguisher. So makita ninyo diri ang mga visible ba siya? Ari oh. Type A, B, C. So pwede siya sa light materials, pwede siya sa liquid fuel, pwede po siya sa electricity ng fire. So tatlo. Okay. Nakagamit ang music file extinguisher, wala ka ba? Wala ka, sir. Wala ka, sir. Kung may face-to-face on ta, tapos may kwan, may drill na sa school nyo, gagamit kami sing fire extinguisher, nagahimo kami sing kwan, sing mock na kwan nga, drill, butang kami sing patrang nga gakalayo, tapos gina pa, gamit na mo fire extinguisher ang mga students. So, sunod na lang siguro kung kwan, pwede na face to face. Next year na lang. So, may harap po tayo yung water nga fire extinguisher na repressurized lang siya nga water. Ang unod niya sini is tubig lang yapon. Ang pwede lang sini is type type A. So, hindi siya pwede to not use on type B or type C. So, may harap po tayo yung tawag nga foam. Pwede siya sa type A kag B. Hindi siya pwede gamitin sa type C. Ngarap po tasing carbon dioxide, pwede siya sa type C at type D. Okay, pero do not use in a confined space. So, kaning carbon dioxide, ang usual nga makita ni sa pani, makita ni siya sa mga franchise nga restaurant like Jollibee, McDo, ng matag ko nga mga kwan, mga establishment. Dito nyo na siya makita sa sulod sa kitchen. Dahil ang unod siya na is carbon dioxide. Kay sa kwan, sa chemistry, ang carbon dioxide mas nagabind siya sa atmosphere compared mo siya sa oxygen. So if mag-introduce kasing carbon dioxide sa atmosphere, tanggalon niya or i-remove niya ang oxygen. So ano bang advantage yun kung ginagamit? Nga ginagamit yun sa mga kwan, mga restaurant. Eh tungod, kung gamitin mo na yung kwan, yung dry powder, kunyari may sunog sa kitchen, ano nila nga unod yung ilang kitchen dito, hindi niya na makaon kaya may mga powder na nga puti. Whereas kung carbon dioxide ang gamitin niya, may, if ever may sunog dito, pagbukas yung fire extinguisher ng carbon dioxide, after niya ma-extinguish ang kalayo, pwede pa magamit ang mga ingredients kag mga pagkaon niya ara sa kitchen. Kaya after sina, i-ventilate lang nila ang kwarto, pwede na balik pa, sudlan balik. Tapos ang pagkaon, mga ingredients ito, hindi ma-spoil. Yung carbon dioxide lang man siya. Ang wet chemical, ang carbon dioxide gila, ang kulay sin usually is color green. Green ni siya nga fire extinguisher. Tapos ang wet chemical ni, may ara ni sing may sabon ni siya nga kwan, nga foam. So makita ni usually sa mga gasoline station, ang kulay siya ni blue. Okay. Next. Type sing
ko naman isa-isa. Boom. Carbon dioxide. Parts naman kasi fire extinguisher. Sino may na may nakabalod rin sa fire extinguisher? Wala. Wala si may nakabalod. Wala, sir. Ha? Wala, sir. Wala. Okay. Handle lang, sir. Oh, handle. Are you very good? Sino to? Are you handle niyo? Sir. Open basta-basta. Safety pin. Ang sunod is hose. Tapos may aramantan nozzle. Lever. Handle. Body. Pressure gauge. Cylinder. Okay. Paano ba magamit yung fire extinguisher? May naka-remember paano? May acronym to sin eh. Kwauntong pin, sir. Oh, may acronym to sin eh. Remember niya pa ang acronym? Acronym sila is PASS. P-A-S-S. Pull? Ano yung pull ta? In. In, very good. In, sir. Aim? Hindi tayo aim? Low. Sa may... Ang low, sir. Sa low. Kalayo. Basing kalayo na aim. Squeeze, ano yung squeeze ta? Deliver. Tapos, flip ka side to side. So, ano na siya ang aton nga fire extinguisher. Remember nyo na siya ang acronym nga, pass. Pull, aim, squeeze, sweep, side to side. So, may aral sa same stages of fire. Ang una is ang ignition. Sunod is growth. Tapos, fully develop, gag, decay. So, ang usual nga makuan, usual nga kita si Kwan, ang usually, pag makita si tao, magkakalayo na siya, ignition pa lang na siya. Ang inaubra na si mga tao, usually kung makita si kakalayo nga pa, ignition, anong ginawa na yung ubrahon? Kuha tubig sa biyahan. Oh, supposedly, amun na siya. Kabalo ka mo, anong kinaubraso mo si mga tao? Kapanin sa mga tao. Guys, nag-apaxing, cellphone, nag-ana, oh, Facebook live. Video. Oh, video. Video, tapos makita, diin ang bumbiro. Wala pa. Talaga na lang siya eh. Okay. Talaga, kita ko siya. Oh, question pa lang, wala sing may katawag sa hapon. Thank you, tawag sa 911. So, matapusin na, makita nyo lang sa Facebook Live, tapos magsagit tayo na lang, yun ang bumbero. So, always remember, nga, ang aton nga fire service dito sa Philippines is hindi pa siya fully automated. Nga, kung may sunog dito sa Barangay Dalipi, automatic balaan na tayo sing fire station. So, hindi siya muna. So, ilan lang pa naman nga may mag? 10-4. May arasing fire incident sa isang lugar bago naman ma-respondihan. Ang ginauprasing iban is unahong panlamat live. Tapos mga taong kami sa live. So, impossible na siya nga makaresponde kami kung mag-live ka mo sa Facebook. Always call or text sa amon hotline number or tawag ka mo sa 911. Okay, sa balay ninyo, always plan your escape. Tapos,
Pila ba usually ang door sa isang kabalay? Dalawa, sir. Dalawa po. Four. Dalawa sina. So, ang purpose ng dalawa ang usual nga pan nga doors and balay is kaya may ara kasi secondary exit. May entrance ka kag exit. So always kina remember ninyo pahilayo may sunog sa inyong mga balay. Always remember kung diin ka mo pwede mat escape. Sa oras nga makagawas ka mo ang di na ka mo mat balik sa sulod. Okay? Pasima. So kukit ka mo dito. Okay, kumay kalayo, anong obrahon kung puno na sing asong kwarto? Kamang. Tama. Anong purpose? Kaya ka ba? Pag-inch above pa ang asong sa ibang kwarto. Hindi na maabot ang 1 inch pa lang. Drop cover and draw? Oh, very good. Ang purpose din is ang aton nga smoke is init na siya. So anything init, saka gina siya sa atmosphere. Natuwan ninyo ang kwan, ang aso, diin ba always siya pakanto? Pataas, di ba? Yes, sir. So, pataas siya. Ang oxygen naton, nga, which is heavier siya kaysa sa smoke, kaya hindi siya init, mag-ato na siya sa talum. So, para makaginhawa ka mo, always ka mo mag-kuha sing hangin sa floor banda. Paano siya, mga dira siya sa half feet, niyara pa na sing oxygen nga nabilin dara. Mag-crawl ka mo para makaginhawa ka mo. O, smoker safety, hindi ka mo mag-sigarilyo. Ang iba na lang yung sigarilyo, hindi man sigarilyo sa sulod sa balay kung pwede sa gawas lang. Okay. Safety sa kitchen, always sino yung pagbiyaan ang inaluto. Ay hindi pagpahampangon ang mga bata sing kalayo. If ever nga masunog ang bayo, anong obrahon? Magdagan-dagan? Control? Ever magkalagay, sir? Mag-introduce lang kamo sing additional oxygen sa nasunog yung mga bayo. Magdagan-dagan kamo. Always stop, drop, and roll. Okay, para mapalong ang kalayo sa inyo bayo. Okay, mga common ni siya pa niya causing kalayo. Natuwa ko, may gibilin nga inaluto. Ano pa? Okay. Ano makita yun, Dre? Gibilin na lang. Gibilin na unattended electrical iron. O, oh, Ari, ano ni? Smoke. Sigarilyo. Electric fan. O, ano pa? Electric fan pa, sir. Okay. Tubaya, electric fan. Pati ang wires yung electric fan niya, oh. Nakikita niya niya siya, oh. May leakage na. Suga. Ang electrical wirings niya, wala na check. Oh, bakit makakos ka po, sir, na short circuit po, sir. Very good. Mga short circuit siya. Improper wiring. Okay, siya nga, wala niyang hinaano. Efficient thermocouple is yung electrical fire, sir. Aray, anong makakas niyo, Dre? Overusing. Sobra ka gamit ng electricity. Ang nga po siya is octopus wiring. Octopus wiring. Lato nyo, din ang buwan. Din ang sourcing buwan. Sing iya nga, kurinti. Isa lang, adi o? Isa lang. Yes, sir. Ano na siya? Extension wire na siya. So, extension wire niya, gitaudan niya pa si extension wire. Overloaded. Overloaded na ning isa ka outlet dere. So, mga cost na siya. Wire niya. Octopus connection, overloading of circuit. Kani, anong pansin eh? May katol. May katol, sir. Cool. Ano pa? Ano pa? Palagin pa tayong suga, sir. Mosquito coil sa combustible rugs.
Pwede siya kasi sa embers. Okay. Anong tawag sini? Fire trap. Mga inyong bintana, may grills. Masunog, hindi ka sulod kawatan, pero kung may sunog, hindi ka gawa sa taglay. Okay. So, always remember, aton nga, cellphone number. Tapos may arabota, radio, frequency. So, aton nga cellphone number, hotline ta is, isave ninyo sa cellphone nyo ha, 0930-274-5393. Save nyo na. Exclusive for lang area lang na, sir, no? Lang area lang siya. Sino ang mga... Sa DN, di kabot sa ano? Tulunan. Sa Tulunan, may arap po ta na fire station dito sa ila. Sino taga bagong tapay dere? Yara? Yung Haniway? Sir. Okay. May harap po tasing bagong fire station sa barangay bagong tapay. So, ang coverage nandara is sa South Area Simlang. So, this month lang po siya natukod. Ara sa barangay hall sing bagong tapay. May harap tasing standby nga personnel dito ready mag responde sa South Area Simlang. Ikatuwa na namon nga fire station dito sa Simlang. Okay. So, next natin nga po, lecture is about one earthquake naman ta. Okay, earthquake. Muna lang last natin nga topic. Dali lang man eh, mga 5 minutes and 1 hour lang. Okay, dali lang siya, gamay lang siya ng slide. So, earthquake, preparedness, guide. Makita sa inyo ang slide? Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay, posita. So, types of earthquake. Mayara tasing, tectonic, kung mayara tasing, volcanic. So, tectonic and volcanic. So, pag inhambal yung volcanic, di na siya halin. Volcanic. Very good. So, dito yung pinakalapit nga volcano din ba? Pinakalapit nga volcano dito sa kwan? Sa Atun. Ang pinakalapit nga active ha? Active volcano dito is sa Mount Matutom sa South Cotabato at ang Mount Parker sing Bukid Nun. Ang pinakalapit nga active nga volcano. So, amok na po is, ano siya? King volcano. Dormant na siya, dormant. So, hindi siya volcano. Puntok na siya, mountain. Okay. Ang next is tectonic. Ano bang tectonic? Tectonic is, have the word, tectonic is, nag-collide, sir. Muna nag-cause ng earthquake. Very good. Collide. Kung mag-collide, magbangga. Diba? Tama. Pero hindi man nangyari nga, magbangga lang siya. Ang iba, nag-separate. Ang ginamin mo is, magbangga siya, mag... Mga fault line. May harap po nga, iba nga, tectonic plates, nga nag-separate. So, ang point nga, pagbangga niya, or pag-separate niya, ang tawag natin sina is fault line. So, dira sa fault line, dira siya gabang, either gabangga siya or nag-separate. So every movement sing kwan, sing tectonic plates, maka-cause na siya sing earthquake. Okay. So always familiarize ang inyong ha, exit route. So plan your escape sa inyong balay. So, never gid ka mo mag-panic sa during sa earthquake. So, never higa mo panic sa during sa earthquake. Ang anong mukrahon ba sa earthquake? Duck, cover, and hold. Very good. Duck, cover, and hold. Nga mag-duck.
Para ano sir, para kung may mga freezer, mga ano pa. Hindi ka ma-crash. Okay, very good. So, sa cover na siya. Mag-cover ka para kung may mahulog na debris, hindi ka ma-injure. Ang purpose nga, nag-adapt kita kay para hindi kita kay kung busog ang lindog ng mga intensity 5 to 8 pataas, intensity 5 pataas, hindi na ta possible nga makatindog. Sir, mat... Bakit na makatindog na pasin ako ang nakakusog ang earthquake. Next is to cover. Nga to cover. Tama to ang bali ma'am. Jelly, dapat mag-cover kay para malesen ang injury if ever ngayon yung mahulog ng mga debris. Tapos hold. Hindi nga mag-hold. Sa talong lamisa. Sa talong sa lamesa po, sir. Mag-hold ka. Hold ka sa sturdy nga, bagay nga, hindi dali matumba. Tapos habang ka, the cover and hold ka, manilag ka man sa imo nga palibot, kaya basin mo hulugan ka tasing kwan, may matumba. Maka, dapat sa corner, sir, kaya kung matumba, makasagang. Pwede. Okay. So, usually kung may arat na sing kwan, sing drill, sinobra namon sinis, nag-alarm kami sa mga bata sa school. Tapos naga, top cover and hold. Tapos naga, assemble. Ah, aring ka na lang, i-memorize on na lang niya. No na, kung may earthquake, mag, top cover and hold. Tapos, after sina, dapat magamat-amat pagawas, mag-assemble sa any feeling sa gawas. Mag-assemble ka mo dito. Pag-assemble ninyo, anong ubrahon na yun? Accounting, sir. Oh, very good. Mag-accounting ka. Anong purpose nga ag-accounting ta sa natong yung mga pan? Para mabalaan kung may nabilin or wala, sir. Okay, very good. Kung may mabilin, anong ubrahon? Rescue hood. Bureau of Fire. Oh, Bureau of Fire or MDRMO sa munisipyo. Manawag ka mo si King Juan. Ang muna purpose nga, naga-accounting ta, kay para pag-abot sa NAMON or taga-MDRMO, i-report ninyo kung may nabilin kay sudlo NAMON ang building para ma-rescue. Very important na siya niyo paglipatan, ha? Yes, sir. Replace. Ang assembly place dapat naton open field. Open field nga, open field. Para malayo siya din sa mga para layo siya sa secondary hazard. Diba? Kasi may matumba drang na kahoy, may matumba na building. Wala man kita na disgrace siya sa linog. Matumba. Disgrace siya mata sa natumba na kahoy. Always, mag-designate na sing assembly area nga free from secondary hazards. Okay. So, tapos yun na, usually kung may drill kami, gina-evaluate namon kung ano mga deficiency sa aton nga earthquake nga drill. Okay. Pare sa Miracle Base na rin yung mga contact number sa munisipyo. Okay. So, before ta mag-kwan, mag-end, any questions sa inyo sa akong nga lecture? Paspasang na? Any questions? None po, sir. Sir? None, sir. None po, sir. Wala? Isa-isa? Okay. Wala kayong question? Sure na na? Sir, na lang. Okay. Sir, paano kung dugay mag-abot ang rescue tapos may injury? May injury sa diin na linog? Kung mag-earthquake. Okay, diin siya, diin ang na-injure. Kung malay mo sir, naipit siya sa tiil. Okay, diin siya na-injure. Ay, diin siya naipit sa sulod sa building? Yes. Ano ay first, sir? Sa building, never gig ka mo mag-sulod dito gyapon kay
Kung mag-rescue ta, dapat may aratasing equipments, dapat may trainings na sina. So, base magpapaka lang kamukha sunod dito, instead nga isa lang rescue nun ta, base kalit mag-collapse ang building, yung duwa na kamo. Always get reporting or laton nyo yun ang train nga mga rescuer, okay? Okay to Jali? Yes, sir. Okay, base may ibang questions. Kung may ara si example, nasunog ang balay, may ara nga nabilin sa kwarto ka. So, balikan nyo pa, hindi na. Kung pwede pa balikan, sir, balikan, sir, eh. Balikan nyo, hindi kung paan, kung duha na kamo mag-expression. Okay, so, balikan. Kung makagawas na kamo sa burning building, hindi nyo na pagbalikan. Ang importante nga obrahon nyo, early gate, makatawag yun kamo sa amon kay pwede kami makasulod sa mga burning na buildings, bisan puno nyo sing aso, okay? May mga equipments kami nga pwede kami makaginhawa, bisan puno na sing aso sa ka-building, hindi kami masukugin. Ara kami sing tinatawag nga breathing apparatus. So, ipalikan nyo ng kwan, ng anything nga ara sa sulod sa burning na building, kasi madugangan, ma-appel na ka mga rescue noon dito. Imbis nga isa lang ang rescue, duwa na ka mo. Paano pa yung sir, pag ano sir, pag ma-simple sir din, may isa sir nga na-trap sir sa sulod sa isa ka building din, nung laging nakabalo, siya lang na isa na din to sir. Ano pa yung buhaton? Amo nang purpose nga ton nga, counting, di ba? Pag abot sa assembly area, mag-head count kita para ma-prevent ng amo na mga incident. Always remember nyo na importante gin mag-headcount. Kaya kung hindi ka mag-headcount, among nang matabo nga, kuhan nga senaryo, may nabiling sa sulod, wala si may nakab... Lisod na, base, may layo, base, kamugali ang kuhan, ang pabilin dito, kasi wala nag-headcount mga classmate nyo, tapos gin ka mo. Ay, mag-watch ang sound, sir, ay nga mabatian, sir. Oo, that is kung mabatihan siya. Hindi kong nagulog na po, hindi na lang makagawas ang sound. Okay, amo gani, ang pinaka-the best na is hindi nyo din mag-ipatan nga, mag-headcount. Itanawin nyo man po kung sinong nabilin eh. Gabi mo nga mo, save yourself, hindi ka mo ba? Hindi yung pag-isipon mga classmate nyo. Kaluhay mo mga classmate nyo, save yourself, hindi ka mo. Okay. Ano pa, any questions pa? Sir, di, kung hindi mo naman nabalaan kung diin sila to naguho, sir, paano nyo ma-identify kung diin itong naguho nga, kung diin ang iyang location? Manawag kami sa iya, sa kwan, isa-isaho naman ng area na kwan, nga last siya na nakita. Dito kami mag-start kami mag-extricate o mag-excavate sa mga rubbles nga pwede tanggalon. Manawag kami siya kung may magsabati dito kami. Kung may ara pang akuan, kung hindi git siya malocate, mag-request na kami siya sa K9 kung diin bandaang ipasimot na mo sa ito. Kung diin bandaang iya nga, send. Okay? Pero kung mabatian naman, may vibration lang man or may sound naman siya na ginahimo, nga mabatian naman, dito kami mag-start nga. Area nga, mag-recover sa iya, mag-rescue sa iya. Okay? Oh, last nga question. Yara pa question? Sir, paano sir, pag magsunod, sir, then, isa ka pala, sir, kay gamay lang po ang space na maaagi ang salakyan, sir, ang bawa, motor lang. So, mag, ano pa ka mo dito, sir, mag-rescue pa ka mo sa isa ka balay? Magpasunog? Parang magsunog, sir? Kung nasunog, tapos gamay lang ang ganan. Tapos kilita. Kilita lang. Sa day na ginambal mo, dira sa tinago nga ba? Sa day nga location din, na ginambal mo nga. Ako natabo sa amon sir dito sa ginawaan din. Ang area sir, isa lang kabala, hindi nasunog siya sir. So, hindi siya naagi ang bumbero dito sir. Oo. Mahalin sa dalan, ano kalayo? Mga 2 kilometers. Ah, layo gid man. 2 kilometers. Yes, ma'am.
Okay, so ang nang kinahambal nga na kwan, ay hindi kita masulod sing truck. So, ang ubrahon talang gito na kwan na mo, bakit brigade lang kita dito eh, mga buyanay lang tatubig galing sa baldi. Hindi makasulod ng truck. Di ba? Sir, di ba laba ng hose? Labog, pero ang iya nga kwan, yung ang isa ka host is only 50 meters na siya. So kinalanta kong mga 2 kilometro ibait na sa kwan. Sa 2,000 kilometers ibait na sa 2,000 meters ibait na sa kwan sa 50. Hindi lang makahost kinalanta tapos magamukod. Diba? Or pwede man nga pagkato dito, kulayo gitan siya. Kita ka tala pagi nga, kasi may mas lapit-lapit nga ruta pasulod sa balay eh. Magpakit brigade kita habang ginapangitaan or gamit na si fire extinguisher. Kaya mga truck na ito, may araman na si fire extinguisher gapon. So, pinaka the best gate sa kung sa balay, may mga kapitbahay, patabang ka mo. Magpakit brigade, nabuyan nyo si big habang nga biyahe pa kami pagkanto sa area. Okay? Sige, mula tong question. Mula na. Sir, nga dugay pa andaron ang bumbero kung may sunog. Ay, dugay man ang tawag. Diba? Hindi man na mag... Alain man siguro nga una pa ang bumbero sa balay. Pangabot si bumbero, wala pa na sunog. Hara na siya sa balay nga naman ang sunog. Diba? Hindi pa na posible nga una pa ang bumbero kasi sa sunog. Hindi sir, ara to ng bumbero, puro dugay, magos ng tubig. Sa diin? Kitaan ko sir sa Facebook. Sa Facebook? Sa diin nga lugar na? Wala ko nang balaan dun sir. Wala nang balaan? Sila. Amo manggo ni usually matabo o? Mag-abot namon sa fire scene, makakig ang mga tao. Kay ang inaubra namon sina pag-abot sa panyari, may balay na siya nga isa. Tapos may tapad siya nga balay. Ang una namon niya, sino ba ang kwan? Tapos duha ka balay, tatlo siya kaya, tatlo ka balay. Ang sa tunga nga balay ang masunog. Bakun mo tong katapad siya para hindi makasunog. Ano siya kabasa para hindi magkakalay? Makakig na siya ang mga tagbalay sa amon. Okay? Unahon na namon basaon ang balay nga tapad nga wala pa nasunog. Kabalo ka mga ano? Para hindi malapit. Dapat may fire. Hindi naman kanan, sir. Kaya ang balay nga nasunog is nasunog naman nga. Diba? Ano pa ba ang kwan? Logically speaking, anong una ta salbaron? Ang nasunog na nga wala na masalbar o ang pwede pa salbaron? Pwede pa siya masalbaron. Okay, so pansin na logic, usually nga mga aking tao sa amon, mga aking sila nga lang nga giuna sing bumbero basa ning tubig balay nga ni way pamanin na sunog ibaitan siguro ni sila sing tagbalay ba so very wrong na siya nga mentality inauna na mon basa ang wala pa na sunog na tapad kay tungod ina-prevent mon nga masunog siya kay pwede pa siya salbaron awag na mon siya na is cover exposure kay para hindi masunog ang wala pa na damage ng mga structure. Okay. So, ano oras na ba? 3:14. So, nasabat ko naman siguro tanan question niya na? Yes, sir. Okay, so, Ma'am Jusel, ako lang ito ako sa lecture. Okay, so, thank you so much, Sir Anthony, for that very informative lecture, no? So, I hope my dear NSPP students may na-learn ka mo, or kabalo na ka mo how to prevent fire, no? And kabalo ka mo kung ano ang mahimuon ninyo during earthquake, no? Ayan. So, before we end up, I'd like to present this certificate to Sir Anthony Rubinius. So actually, si Sir Anthony, upuod ko ni dati, no? Sa hospital, no, sir? Yan. So, sa kilalakay na kasi sini. Yan. Ako nung si Ate Giselle ni si Anthony. Okay, sige. So, hindi ko ma-share. Sige lang. Okay, sige. So, I'll just read the content, no, of the certificate.
Southern Baptist College, Lang Cotabato National Service Training Program presents the Certificate of Appreciation to FO2 Anthony L. Robinius for rendering service as the resource speaker during the Fire Prevention and Safety webinar, I have already.